Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagpapaliwanag na ng LTO at LTFRV ang dalawang jeepney driver sa Caloocan na viral ngayon dahil nagigitan sa makipot na daan. Hindi lang makakasuhan, posible rin silang mawala ng lisensya dahil sa banggaan habang may mga sakay na pasahero. Ang nahulikam na away kalsada, nag-ugat umano sa pang-overtake. Tunghayan sa pagtutok ni Joseph Morong. Mahigit 8 milyong views na sa Facebook ang video na ito kung saan makikita ang tila hamunan at gitgitan ng dalawang jeep na ito sa isang masikip na daan. Ang jeep sa kanan naunang umabante. Tila nainis ang jeep sa kanan kaya binunggo ng jeep sa kanan ang jeep sa kanyang unahan. Yan ay kahit kapwa sila maraming sakay na pasahero nung mga oras na yun. Ang mga pasahero nagmamadaling bumaba, ang isa may dala pang bata. At kahit nakaabante na ang jeep sa harapan niya, ay hinabol pa ito ng nasa likod niya. Hinayaan niya itong umabante ulit at umisa pa. Nangyari ang gitgitang yan sa Borugo Street sa Camarines, Caloocan pasado alas 10 kagabi. Nakarating na sa Pulis Caloocan ang pangyayari at nagkaharap na rin ang dalawang driver. Batay sa investigasyon, nagkadikit ang dalawang jeep sa makipot na bahagi ng Borugo Street dahil may truck sa gilid ito. Nang pwede nang umabante, pinipilit na unahan ito, mag-overtake itong si ating si vehicle 2 na nangyari, nasagi niya yung likuran at nabasag yung ilaw sa harapan. Apat na beses pa raw na binunggo ng jeep sa kaliwa ang jeep sa kanan. Dagdag pa ng pulisya, hindi na raw kita sa video pero na makaabante na ang dalawa. Gumanti raw ang jeep sa kanan at binangga rin ang jeep sa kaliwa. Pagdating po doon sa parting gas station, doon po, binunggo naman ito ni vehicle 1, si vehicle 2. Ayon sa pulisya, kung yung mga sakay na mga pasahero ng dalawang jeep ay gustong magreklamo, ay maaari silang pumunta sa istasyon ng pulisya para magsampa ng reklamo. Maaaring sampahan ng reklamang reckless imprudence resulting in damage to property o physical injuries ang mga jeepney driver. Kailangan po, may complainant po. Naglabas na rin ng show cause order ang parehong Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa parehong jeepney driver. Ang LTO pinagpapaliwanag ang may-ari ng mga sasakyan kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reklamong pag-hire ng mga reckless na driver. At ang mga driver naman maaaring kasuhan ng reckless driving at obstruction of traffic. Posible rin masuspinde o ma-revoke ang kanilang mga lisensya. Pinaharap ng LTO at LTFRB ang dalawa sa pagdinig sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.